Heart he that exhorted, of exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with a diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. May sabay. Let love be without dissimulation. Abhor which is evil. Cleave the is good. Ulitin natin yung last na yun. There you go. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Abhor that which is evil. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita again. Maraming salamat sa bautis namin na natin ito. Sa aming bilang, sa aming presensya, Panginoon, sa inyong mga salita na, kaninang lesson, I pray kayo pong manguna sa amin. As always, umaasa kami sa inyong pagkilos, Panginoon, sa inyong pagtuturo, dahil napakaraming method, Panginoon, na pwede nang aralin to, Lord, but marami rin kalaban, marami pong way ang kalaban, kung paano nami-minimize ang inyong salita, na itataas naman ang kasalanan sa panahon namin yon. So, especially, Panginoon, I pray na kayo pong kumilos at kayo pong masunod. Kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. Good morning po sa lahat. Good morning po. Bago tayo magsimula, pwede dito na lang kayo. Kasi, ewan ko. Medyo maiksi kasi itong ano. Oh, doon mo na ba? Diyan ka na, Stephen. Doon ka na. Dito, doon. Sige, tagabantay ka pala dyan eh. Hindi ka na lang. Ikaw na lang, Christian, ito ah. Meron pang ano eh. Ikaw, tagabantay ka. Bantayan mo ha. Peter, dito ka sa kita ko. Magtabi ka na, Yesha. Good morning po! Good morning! Title po natin ngayong umaga is Abstain, Abhor, and Hate Evil. Amen? Amen. Ulitin ko po, abstain, abhor, and hate evil sa Tagalog, umiwas, kagalitan, at lalo pang magalit sa masama. Subtitle po is, be wise and stay far away from sin. Doon tayo ikot ngayong umaga, at malamang hanggang hapon to doon, mayroon tayong 6 points. At may sumasabay pa sa akin, kaya alam nyo na, ulit-ulitin ko. Okay, so define mo natin abstain. Isa-isay natin ito. Parang sa abstain. So madalas narinig natin sa panahon natin ito ngayon, yung mga... Saan yung madalas narinig ngayon yan? Yung nga... Abstain. Sa Congress, di ba? Pag nagbabat... Pag nagbobotohan sila, may importanteng bagay na dapat pagbotohan, di mo alam yung iba, ba't mag-a-abstain siguro? Ayaw... Umiiwas. Kasi, alam mo yan, kunwari, papatupad ba ang batas ng mga bakla yung kakasal? Grabe, ganun. Eh, si Hontiveros, puro kasakalokohan ang inaano ngayon ito eh. Yung maganda rin iba, pero pabor yan sa, ano, di ba? Ano man yan. So, kunwari naman, si di bang medyo Kristiyanong ano dyan, kunwari? Si Pacquiao, andyan pa rin ba si Pacquiao? Wala na. Bilyon nuebang isa na? Yung anak na? Oo nga, no? Senador ba yun? Mukhang ano yun, ha? Joel. Abstain. So, ang ginagawa nila ngayon, na, si Villanueva, na Kristiyano daw, kaya natin. Pag bumota siya against, nawalan siya ng ibang boto kasi dumadami yung mga deboto ng mga bakla, eh. Pag nag-against naman siya, kaya mo, tuwa yung mga Kristiyano, kaso, ayun nga, tama sabi siya. Basta, pag nag-bumoto siya against, may mga galing sa kanya. Pag bumoto siya pro, may mga galing sa kanya. So, ang ginagawa ng iba, abstain. Hindi muna ako boboto. So, pag hindi ka bumoto, hindi ka makakount doon. Kasi pag sinabing, sino bang bumoto niya, sino nagpasa niyan, wala ka doon, di ba? So, hindi ka sisisihin sakaling gano'n. Anyway, yun ang abstain sa ngayon eh. Pero tingnan natin, so is, hindi naman sinabing masama, not necessarily masama ang abstain, pero depende kung saan ka nag-abstain. Katulad ng pag-usapan natin kanina, no? Diet. So minsan, masarap kumain. Men, sa panahon natin ngayon, salamat sa Panginoon, no? Dati ang problema, minsan mahirap daw ang pagkain.
Do iba ganun pa rin, no? Pero iba ngayon ang problema, ang hirap umiwas sa pagkain, tama ba? Kasi panahon natin ngayon, umaapaw po yan. Sabi nga sa Amerika daw po, pambira talagang tunay-tunelada ang sinusunog nila pagkain everyday. Ba't nila sinusunog, pastor? E syempre, either mapanis or kung alam niyo yung mga practice ng mga restaurant, di ba? Sino nagtrabaho sa Jollibee dito? Ngayon pala nalaman yun, ah. Anyway, ginagawa nila, anong ginagawa nila? Pinatapon. Binibenta. Half the price. Okay. Ba't nila binibenta pa? Kasi pag hindi naman nila binenta, nanakawin naman, di ba? Gagawin niya, magluluto ng marami. Ganyan yung style dyan, eh. So, gusto ko sabihin po, ang daming pagkain ngayon. Kung hindi ka kumain, may problema na, no? So, again, hindi naman natin pwede sabihin, pamigay na lang. Di ba? Meron tayong lesson dyan. Naalala niyo yung helping and getting help. Minsan, ang hirap din naman ngayon. Alam niyo, nakakwento ko madalas sa inyo. Dalas ko nabudol na. Kailan lang? Meron na naman. Di ba? So, magiging tamad naman yung iba. Lagi na lang bibigyan. But anyway, ito tayo punta doon. Yun nga, mahirap ngayong mag-abstain sa pagkain. Maniniwala ka ba doon? But anyway, pag sinabi ng abstain, choose not to do or have something. Pwede mong magkaroon ka nun, pero pipiliin mong huwag magkaroon nun. Okay? So, kaya sa diet talaga yung ano yan eh. Kaya mo bumili ng pagkain, kaso makakasama na sa'yo, ano nagawin mo? Diba? So, minsan mamimigay ka, pero minsan hindi nang laging pwedeng ganun. So, iba. Ibang ginagawa pala, umibili na ng mahal na pagkain. Ganun yung style ng iba. Para matikman yung masarap, pero at least hindi kumain ng madami. Anyway, alam nyo na, abstain. Ano pa? Choose not to vote. Ayun yung sinasabi ko kanina sa mga senado. Yan na naman. Ba't niluluto na naman tayo, Nay? Abhor. Okay, basa nyo. Ready, go! Loathe. Okay, pag sinabing loathe, ginagamit madalas sa mga Pilipino yan. Pero isa talaga, nandidiri. Amen? So, yung familiar sa atin, yung hate. Hindi ko na ano yun. Alam nyo, hate eh. So, pero abhor, ang dalas ginamit ito sa Bible, abstain, hindi ganun kadami. Pero abhor, pag talagang, kaya laban talaga sinasabi natin, mga bakla, tomboy, yun yung ayaw natin. Kasi nga, ako ha, yung, kwenta ko na lang din sa ulit sa inyo, kasi nung bata-bata ako, nung bata pa kami, sabihin nyo din ha, kung totoo, kaya nasa edad na dito, maraming bakla ba nung panahon nyo din? Hindi gano'n, di ba? Kahit nung panahon namin, di pa gano'n. Sa classroom namin, siguro, bandang ano na kami nung grade 5. Kami, meron na grade 5, may nag-uumpisa na. Bihira. As yun, high school, medyo dumadami na rin. At least, isang sa bawat room, isa na rin. Madami na rin nun. Madami na yun. Pero, kung 55 kayo sa isang classroom, ilang percent yun? Nasa 2%. Ganun daw talaga eh. Kahit sa US, ganun ang statistic nila. Sila to binibilang eh. Ang mga bakla daw sa US, nasa 2.3%. So, konti pa rin. Pero ang dami pa rin nun. To think nga na abnormal yun, di ba? Wala dapat ganun ang ginawa ng Diyos lalaki, babae lang. Ba't may ganun? Di ba? So, kaya, nung bata ko yun, iniisip ko, paano nangyari ito na nagkakagal? Hindi ko maintindihan. Kasi kahit, mag-uusap sila, ba't may ganyan? Eh, ganun talaga sila. Iba, ganun. Sabi naman, hindi maipaliwanag ng normal na tao yan lang eh. Kaya nung naintindihan ko from the Bible yan, naintindihan natin na ang Diyos palang gumawa, no? Kasi paulit-ulit sila. Narala na nga natin. Okay. Kasi baka iba sa'yo, hindi pa nyo na ano to eh. Paano nagkaroon ng bakla? Maraming baklang sa Old Testament, mga sodomite tawag dyan. Okay. Bakit sodomite? Kasi yung sinampula ng Diyos, yung five cities, no? Sodom and Gomorrah, yung dalawa, yung pinaka-major Sodom.
Kaya pinangalan yung mga bakla sa Sodom, sa Sodoma, na ginunaw ng Diyos. Sinunog. So kaya galit na galit. Pero hindi natin naintindihan kung paano nagkaroon ng ganun until binigyan tayo ng Diyos sa Romans 1. Kasi paano nga nila pipiliin yung sasabihin lang, magsisinungaling yan, sasabihin nila, eh, ganito talaga ako eh. Alam ka naman sabihin nila sa yung totoo. Actually, hindi din nila actually naintindihan kasi. Pero hindi pwede sabihin hindi nila kasalanan kasi sabihin din sa Bible, kasalanan nila yun. Okay? Kaya bilisan ko na lang kasi dito yung topic natin. Kaya sabi dito, umpisa ng 24, actually umpisa ng 21 yan, yan. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. So alam natin yan, di ba? Yung nasabi natin mga maitim ang budhi. Masamang tao. Pero sabi dito, nag-umpisa daw yan, kilala nila ang Diyos, alam nila ang may Diyos. Pero hindi nila kinalala. Ni hindi magpasalamat. So masama agad, di ba? Kahit yung mga bata, pag alam mo hindi magpasalamat, pinapalo yan. Kasi napaka-simple lang pag binigyan ka ng mabuti, ginawan ka ng mabuti, di ba? Tinuturo natin mga bata, magpasalamat ka naman. Kasi pag ginawa ka ng mabuti, hindi ka nagpasalamat, anong klase ka? Parang ganun, di ba? So isa sa mga basic na ini-expect sa atin, at least magpasalamat ka. Pero itong mga to, wala man lang, di nagpasalamat sa Diyos. And then, sumama ang utak nila hanggang pati puso nila ay nangitim. Okay? Naging madilim. At naligtawan natin iba, pero maganda rin yan eh. Pero nagmadali tayo. Gusto ko lang sabi dito sa 24, wherefore God also gave them up. Napansin niyo ba yun? Sobrang sama nila, paulit-ulit. Hindi nakikinig! I'm sure itong mga bakla naming classmate noon, ang dami, inaasal ka na nga, tinatawanan ka. Hindi mo ba alam na masama yun? Oh, tas sinakyan mo. Ibig sabihin, hindi ka nakikinig. Eh, magulang ko, okay, masama yung magulang mo, pero meron tayong kilala iba, masama yung magulang. At is pinaglaban nila yung katotohanan, na basic na katotohanan. Ikaw, pag hindi mo yan pinaglaban, patay ka. Kaya sabi dito, ang Diyos na mismo ang hinayaan sila. Pinabayaan na sila. Ang tinuturo sa atin ng ibang Diyos, mapagmahal, totoo naman, pero may hangganan din yan. Alam niyo hangganan? Kaya pinabayaan sila ng Diyos sa kadumihan ng kanilang mga last pita. Hinayaan na sila. Ano mangyayari sa'yo? Mapapabuti ka ba pag hinayaan ka ng Diyos? Eh, gagawin namin ito. Hahayaan ka doon para mga bata na kunwari, ayaw mo mag-aral. Sige, huwag ka na mag-aral. Ay, maglalaro na lang ako. Tanga mo, pag nag-ano ka doon, maglalaro na lang ako forever. Sige, maglaro ka ngayon. Tingnan ko lang ano mangyayari sa'yo. Kaya maganda sa church, nakikita niyo yung buhay-buhay dito. Amen? Ang talino dapat kayo. Hindi nang lalaki tayo, pero salamat nga na dito yung mga... Ako, marami na akong kwento ng failure. Lahat tayo nag-fail, pero kung matalino ka, bata ka, makinig ka kasi nakakasama yung mga kasalanan, then magkakaskid dyan. Anyway, itong mga bakla, ganon, hinayaan nila. Sabi dyan, no, to dishonor their own bodies. Mamaya, pupunta tayo dun, sorry, na natuloy ako. But anyway, ayan, kaya naging bakla yan. Ha? Malinaw po dyan, kaya dapat dito, for this cause God gave them up to vile affections. So, hindi normal sa isang babae na pumatol sa kapwa babae. Amen. Amen? Ang gusto mo, babae ka, ang normal, lalaki. Amen. May love, ay lalaki. Pag babae ka, pag lalaki ka, gusto mo babae. Kasi sabi dito, kasi binigay na nga sila ng Diyos, ang tigas kasi ng ulo mo. Sige, tingnan natin. Kaya ngayon, yung imagine, ang dumi na, gusto mo babae, ano yun? Yung iba natatawa eh. Dati natatawa rin ako dyan. Pero ngayon hindi ako natatawa. Kasi si Pastor gano'n natatawa. Kasi nga in a way nakakatawa. Again, alam, hindi iba'y nakakatawa sa nakakatawa, di ba? Pag natabay daw eh, huwag kayong hayaan yung tinatawanan kayo. Naalala ko lang kasi minsan tayo mga kusya, tinatawanan tayo, di ba? Ngayon, huwag mo na sasapakin. So, ang gusto kong sabihin is at least sa utak mo, huwag mo nga hayaan na tawanan. Kasi iba naman, nawawala yung dignidad pag tinawanan ka. Actually, isa sa objective nila eh. Pag tinawanan ka nila, idadaw ka, idadaw ka nila. So, gumawa ka ng paraan na ibalik mo yung dignidad na yun at tama lang. Again, di minsan madali, pero may tulong sa Diyos. May paraan dyan. Alala ko lang yun. Okay. So, sabi dito,
Ginive up na nila. Oh, sige, bakla ako. Di, sige. Ganyan yan, nadalas. Kaya yun, ginayaan sila ng Diyos. Ginawa na nila. Yung sabi dyan, against nature. Pag sinabi against nature, hindi normal. Abnormal. Amen? Amen. At gano'n lang nga, inuna pa yung babae, mga tomboy inuna, then yung mga lalaki na. Napakalinaw niyan. Mga lalaki sa lalaki, ginagawa yung dapat gawin ng lalaki sa babae. So, ba't dapat to tayo dyan? Kasi nga, nasa ano pa lang tayo, you know? Abhor kasi nakakadiri. At may mga kasalanan na dapat tayo mandiri, hindi tayo nandidiri. Yun ang masama. Kaya yan ang objective natin ngayong umaga at hapon. Pastor! Ang gagawin mo, tinatawa na nga eh. Tinatawa na ka na. Kaya hindi, wala kang magagawa na dyan, pastor. Siguro, wala sa iba. Pero sa church, sana meron tayong magawa. Amen? May ma-accomplish tayo dito. Hindi ako papayag na makuha sa atin yung isa dito. Kunwari si Ezi, pogi-pogi. Imagine mo, 10 years from now, bakla na. Pag hindi mo nagawa ng paraan yan, andun yung temptation, andun yung siraulo mga bakla. Ang production nila malaki, pati mga kumpanya, sinusuportahan sila, pati sa batas. Paano mo, pastor, paano ang gagawin natin? Meron tayong magagawa. At yung objective natin ngayon, I believe, tulungan tayo, pero ako, yung magagawa ko rin sa umagitan ng preaching ng salita ng Diyos. Kaya be prayerful. Okay, ang ating objective, para walang maging, medyo general tayo, pero minsan, ikot tayo talaga sa mga badingi. Pero anyway, objective natin that the brethren avoid sin and stay far away from it. Hindi yung lalapit ka, basta hanggang dito lang ako na, ito yung kasalanan na to. Ito yung linya kasalanan. Ito hindi pa. Pero ito, kasalanan to pag lumagpas dito, okay? Pastor, huwag ka nang masyadong malayo, lumapit ka ng konti. Pero hindi, malapit na. Hindi talaga ako lalagpas dyan. Kung matalino ka, dito ka. Amen? Amen. Yan objective natin. So, stay away from sin, even a hint of sin. Alam niyo yung hint? Yung ano lang? Hint. Ano yun? Tagalog? Clue? Tagalog? Siri. Hindi ko alam. Pahiwatig. Very good. Sino yun? Daddy. Meron kang gift sa akin. Meron na pala. No? Okay, salamat. So, kahit pahiwatig lang ng kasalanan, hindi yan natin na sasakyan. Okay. So, yun ating tabi ngayon. Diretso na po tayo sa mga points. Tapos na yung ating introduction. Alam natin yung kasalanan. Alam natin na, lalo mga bata, kasi masarap nga yan eh. No? Yung iba naman sinasabi. May mga ka-plastikan din. Sabi, ako hindi ako, hindi na ako. Nung dati ay nananagirilyo ako. Nung ako ay naligtas, ni hindi na ako. Tumikim, ni ayaw ko na nung... Medyo ano yung may konting kasinungalingan. Di ba? Pero inam, ang gusto ko doon, merong tinatawag kasi dyan ano eh. Halimutan ka naman yung term, yung sa speech, yung... Baga, inaano mo lang siya para hindi gawin yun, di ba? Rhetoric yan. Okay? May rhetoric doon. So, pero huwag yung sasakyan na katotohanan. Obviously, kasalanan niya. Kaya nga nagkakasala yung tao. Kaya nga temptation, di ba? Mayroon sa katawan natin gustong tumikim. At hindi lang tumikim. Kung pwede, sumausaw ka dyan, di ba? So, usapan na naman yung diet. Mamaya tatouch yung mga matinding kasalanan, amen? Pero imagine mo na yung diet. Di ba? Kaya nga minsan kahit pastor, gano'n. Kahit yung mga health, ano, yung mga tiyatag na cheat day, tapos tawa na yan. Kanina, may ano tayo, di ba? May joke ako. Ano ulam? Mamaya na yung diet. Yung mga ganun ba? Tandaan nyo ito. Importante point to. So, introduction. Ang kasalanan, tempting kaya kasi nga, gusto mo. May gusto ka dun. So, pero ngayon, ang topic natin, iwasan. Paano natin iwasan yan? Punta tayo sa point number one. Wala akong verse kasi medyo obvious na eh. Okay? Tingnan ko nga, hindi ko lang nasulat. Ang point na natin, bakit dapat tayong umiwas sa kasalanan? Bakit? Sa palagay nyo, meron tayong anim na point. Alam yung Ten Commandments? Ano yan? Basahin natin. Nasaan yun? 20 ba?
20 ba? 22? 20. Okay, very good. Nasa Deuteronomy 5 din yan. But anyway, basahin ko, sabi, ano tayo, salitan. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I am the Lord thy God, I am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord had made heaven and earth and sea and all that therein, and rested in the seventh day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor thy father and thy mother, that thy trees may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Sabay-sabay. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Bakit dapat tayo umiwas sa kasalanan? Point number one, very obvious po, pero minsan na-undermine. I mean, ibig sabihin, so what? Bakit tayo dapat umiwas sa kasalanan? Bakit tayo dapat umiwas sa kasalanan? At malayo, lumayo ka dyan. Hindi yung, hindi naman, basta hindi naman masyado. Pag may nagsabi hindi masyado, yun na yun. Bakit tayo dapat lumayo sa kasalanan? Unahin ko muna, ah. Hindi, nandito pala yun eh. Okay, unahin ko na muna itong obvious na obvious. Ano, bakit? Dahil pinag-utos ng Diyos! Amen. Amen! At ang Diyos di binabastos! Na alam ko tayo mga magulang, pag nanghina na tayo, may nakita akong magulang eh. Ba't na ginawa yun? Eh, gusto niya kasi. Huh? Nawala na yung eses ng pagiging magulang mo, dinidisiplina yung anak mo. Ngayon, again, sa atin, ganun, nanghina na kasi natin eh. Lalo na pag po Hollywood ka, po nunood ka ng anong psychological something dyan, eh huwag mo lang paluin. Kausapin mo lang. Eh, andalas mo narinig yun, kausapin mo lang. Sabi ng Bible, paluin mo. Sabi na, eh, kausapin mo lang. Ang tanong, gano'n mo kadalas binabasa yung Bible, nakikinig sa preaching, at sa TV, kung sino mang psychology yan, psychologist. So, ang dami yun, mahina na. Paano mo tutulungan yun? Eh, basta malaki na. Yun nga eh, lumaki kasi eh. Hindi pinapalo. At paano mapalo? Hindi mo alam din yung righteousness ng Diyos. Ganun pala yun. Pinat pala pinapalo. Nasa Bible pala yun. Oo. Kahit nga wala sa Bible eh. Logic lang. Nakita mo, nag-iingay, nagkukulit. Sinisira yung ano dapat mong gawin doon. Ilayo mo lang yung kamay. Eh, kung makulit yan, babalik lang yun. Eh, paluin mo. Isang beses sa buka mo. Ay, siyempre din yan na. Pinalo siya eh. Yan ang simpleng ano ng Bible. Paluin mo yan, sabi. Betimes. Kasi maaga. Agad-agad. Para matuto. Ngayon, kung ganyan ang logic sa tahanan, pag ginagalang natin yung magulang natin, kasi alam natin na tama yung ginagawa ng magulang natin, pinag-uutos niya,
Eh kung pinag-uutos ng Diyos, hindi ba sapat na dahilan yon para umiiwas ka dyan? Eh kaso nga pag lagi ka na, saturate ka ng media, mga bakla kung saan napanood mo, tinatawanan pa yan. Amen? Ganyan ang style niya mga pansinin nyo. Ako mayroon din sa feed ko, ganun. Noong una natatawa rin ako kasi nakakatawa naman talaga. Pero napansin ko, hindi mawawala yung green joke. Magpapatawa ng medyo wholesome, kaya napabasa din ako. Oo nga, okay ito. Ano? Puro bastos na yung kasunod. Pag ngayon, tinatawa naman yung bastos, parang kanina, mabakla. Di ba kalimutan, kaya medyo may ano, may bastos. Siguro, nanghina rin or hindi nila na deal. Kasi nung sinabi ko sa kanila, salin nung pag-usapan namin yung Bible, nagkwento na lang. Eh, may kilala nga ako, ganyan yung ginawa ng bakla. Ganun ginawa na yun. Hindi tinatawanan yun. Nakakadiri yun, dinadamage yung tao. Imagine nyo, maganda yung sinero ni kailan lang ni Pame. Hindi, matagal na yun. Maganda rin yung sanang ganun. O, yung subayan. Awal babae sa sabi ng ano, pag dinamage mo yung, una, binastos mo yung bata, especially babae, kahit lalaki, madadamage siya permanently. At kaya nga nagkakaroon din daw ng bakla, una yan, ganun yun, ginalaw. Binastos siya ng kung sino. Pag nalito na siya ngayon, lalaki ba ako, babae? Kasi may kilala ako, binastos ako eh. Pero hindi na sabihin bastos yun eh. Kaya nga dito nyo maririnig yan, dapat nyo marinig eh. Amen. Eh pag puro yung vice packet nakikita nyo, sira ulo talaga yung sa totoo lang eh. Pati yung ABS-CBN na yan. Ba't mo pa yung kadiri-diri yun? Ba't mo palagi pinapakita sa amin? Kesyo kinasal, sira ulo. Hindi ko gusto makita yan. Hindi ko gusto makita ng mga tao yan. Wala kang pakialam dyan, hindi diri kami dyan. Eh kaso nga, wala tayong platform minsan, di ba? Si ABS-CBN, hindi pa natuluyan. Ngating gusto makita yan. But anyway, again, I'm getting ahead of myself. Ipikon kasi ako, sa totoo lang eh. And ipikon din ako sa atin, pag minsan, parang di kayo galit doon. Parang may pagkukulang pa ba tayo dito? By the way, may strike tayo sa YouTube dahil dun sa isang ano, documentary ng Verity. Hindi nga sa atin yun eh. Siguro, pinunteriya sila, nakakita yun sa atin. Strike one tayo. Anyway, number one, bakit tayo dapat, sa lahat to ha, sa lahat ng kasalanan, isipin nyo yung kasalanan ng binabalik-balikan nyo. Sinabi na ng Diyos, wag! Hindi lang ako yan. Kahit lakas ako yung boses dito, kung matigas ang puso mo, nakita nyo kanina yung mga bakla? Ang tigas ng puso eh. Sige, sumigaw ka pa dyan. Ganyan ang style niyan eh. Kasi nga, lagi mo nakikinig si Joey De Leon, si Big Soto. Tapos pupurihin pa siya mga siraulong kasama niya rin niya. Ayun, ganoon ang sarap ng love life ni Big Soto. Ang anda niya na, pumatod sa bata. Oh. In love talaga sila. Hindi pera ang dahilan. Hindi, hindi. Hindi pera. Loloko na tayo, papaloko tayo. Number one, bilisan ko lang po, medyo obvious to. Pero again, ito pa lang, number one pa lang. Huwag natin bastusin ng Diyos, amen? Amen. Ngayon yung iba sa atin kasi ganito, kaya lagi siya sabi yung importante po sa ating mga babae. Yung asawa niyong lalaki, una yung mga lalaki, dahil kasi matigas din kayo, matibay kayo. Amen. Matatag kayo, amen? Para gagalangin kayo. Ngayon mga babae, bigay natin sa kanila yun. Para yung mga anak natin, alam nila may ganung standard sa Diyos, sa Bible, tsaka sa tahanan natin. Kasi pag nababastos yung authority, sabi nga rin ni Bad, anarchy yun. Ganun yun, lagi. Kung alam nyo rin yung kwento kay David, si Raulo din yung si Ahitopel, di ba? Demonyo rin kasi yun eh. Nag-rebelde yung anak ni David. Anong kailangan gawin? Pwede mong patayin yung tatay, pwede nang ganun. Pero isa lang sa gagawin mo, anong gagawin mo? Alam nyo yung in-advise sa kanya, ganito gawin mo. Gustong masira yung tatay mo? Si Raulo to ha. Ang gawin mo, sipingan mo yung mga asawa ng tatay mo. Sobrang sama, no? Alam niya kung paano sisirain ang tao.
Kabastusan, una yan. Hindi mawawala yan. Doon may kasalanan din si David talaga doon, pero sinira siya doon. Sinipingan yung kanyang mga asawa kasi, mga concubine. But anyway, gusto ko sabihin again, pag sinabi ng Diyos, sumunod na. Kung nakikita mo, binabastos yung kapitbahay ng asawa ng yung lalaki doon, dito sa mga pelikula, laging yung mga lalaki, parang style nila po yun. Pinagplanuhan nila yun. Dinesign talaga nila yun. Yung lalaki, dapat pag may pamilya sa TV, sa sitcom, parang mga tanga yung mga lalaki, parang mga pushover. Tinatawag. Design nila yun. Ang demonyo. Kaya ngayon, pag TV ka ng TV, titignan mo yung tatay mo, hindi ko gagalangin to. Amen? Ganun yun. Kaya balik tayo sa Diyos, ha? Lalo ang Diyos. Kaya ako, hindi ako maasa sa isang taong walang galang sa Diyos, na susunod siya sa Diyos at magiging maka-Diyos siya. At hindi rin lalo mag-stay sa church yan. Kaya ganun sa atin dito. Kung ayaw nyo mag-stay sa'yo, huwag na. Hindi ko hahaluan itong mga to. Itong mga pure. Hindi ko hahaluan ito ng loko-loko. Umalis ka na dito. Ngayon mo dito. Anyway, una, bakit tayo dapat umiwas sa kasalanan? Inutos siya ng Diyos. Inutos ng Diyos. Galangin natin ng Diyos. Number two, medyo positive naman. Positive reinforcement. Bakit kaya? Okay, sige, salamat. Naalala natin, oh, inutos pala ng Diyos yan, alis na ako dyan. Yun pa lang, sapat na dapat. Meron pa tayong mga ano dito. Kahit tayo po, ang dami nating way kung paano natin ma-encourage yung mga tao na sumunod sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Meron din dito, no? Basta, salamat po na yun, naalala ko na utos pala ng Diyos yan. Pero ito naman, ano pa yung another point, another way, another reason bakit dapat tayo umiwas sa kasalanan? Paibasa niyo po. Ready, go. In the law of the Lord, hate evil. He preserveth the souls of his saints. He delivereth them out of the hand of the wicked. Ano yung title natin? Abstain, abhor, hate evil. Pag ikaw daw ay galit sa kasalanan, ano sabi dyan? Lumayo ka sa kasalanan, may reward agad eh. Alam mo ba yun? Eh, pastor eh, sayang naman kasi gusto ko, popular din ako. Ayoko nung maraming nagagalit sa akin, gusto ko maraming friends. Ganyan yung mga dahilan, di ba? Kaya hindi mo ba alam, mas magaling ang Diyos, mas pag nag-reward siya, mas maganda, di ba? Kaya sabi dito, number two, pag ikaw, inayawan mo yung kasalanan, galit kayo, maraming mga galit siya, okay lang yun. Sabi nang gagawin ng Diyos, He preserved the soul of His saints. Alam nyo, iba kaya napapahamak. Laging anong kwento sa inyo, ang dami kong kwento sa inyo. At kayo mismo din, alam nyo nga eh. Sabi nga sa inyo, pag may kausap ako, ah, siya na yung tatanungin ko, may kilala ka bang ganyan? Alam nila eh. Pag ito, nagloko-loko, nagtamad-tamad, kung ano man yan, pumatol sa ganyan, masama, alam nyo, masama. Hindi pa umiwas, nasabihan na, hindi pa umiwas. Ano sabi? Mapapahamak! Kabalik pa rin yung mape-preserve. Again, naiintindihan ko yung minsan, hindi madaling maintindihan minsan. Kaso nga, yan, pag tumagal kayo sa church, ito yung nakita ko kasi. Nakumpara ko yung mga tao sa tao. Kala ko minsan, dati si Catholic kami. Eh, nakikinig lang din kaming ganyan. Hindi pare-pareho ang tao sa church. So, nung tumagal na ako sa church, nagkakakilala ko na isa-isa yung buhay ng isa. Kasi hindi naman lahat sasabihin ni Pastor. Hindi naman dapat. Mag-observe ka. Sino yung taong ipipreserve ng Diyos? Sino? Later, kaya tumagal pala sa church yun, yung iba sa inyo, dapat ano eh, yung iba sa inyo matitiwalag dito. Pag tiniwalag kayo, alam nyo ba yung kwento iba kasi hindi nyo pa naabutan eh. Pero naabutan ng iba sa inyo, di ba? Meron na may bumisita sa atin dito, naalala nyo yan? Finish ko talaga yung para malaman ko rin yung dapat kong gawin. Okay? So sa church, may mga tinitiwalag. Natadya kang palabas. Kasi loko-loko eh. Anong gusto mo? Sigaw na sigaw yung pastor dito, tapos hindi ka na nga makikinig. Magkukunwari ka pang ano dyan, ano ka, Judas. Kaya ginagawa po yun. So kaya sa, yun, sa church, may mga ganun. Eh, si pastor nga, masyadong mabait pa eh. Ako, yung pag may alam kong maling ginawa sa amin, hindi ko na ulitin dito. Amen? Hanggat maaari kasi nakita ko yung pag may nagstay na tisod na nga, nagstay pa,
mapapahamak yung iba. Kaya ngayon, ulit na, ano ako eh. So ngayon, iba naman, pag hindi inayawan yung masama, ano sabi dyan? Hindi mapepreserve, ibig sabihin, basta ba't kaya ganun nangyari doon sa taong to? Nag-church naman, pero nakita, bumagsak yung katawan niya, hindi nasira yung pamilya niya, hindi nakapag-asawa ng maayos. Ba't kaya, pastor? Ay, hindi mo alam? Hindi mo kailangan makita, malaman lahat ng detalye ng buhay niya. Pero yung konsepto lang, sa palagay mo, may ginawa siyang tama, mali. May ginawang pastor, may ginawang tama eh. Kaso, baka meron din ginawang mali na delikadong bagay na dapat nilayuan niya na hinayaan niya lang, gumagawa ng tama, tapos merong mali, diyan ka lang ha, hindi kita iiwan. Hindi niya iniwanan, so hindi siya na-preserve. Bandang huli, dami example niya sa church. Kaya ano sabi dito, hindi mo lang ayawan, iba yung ayaw eh, iba yung hate. Dapat hate mo talaga, amen. Diyan tayo nagkakasugutan, actually, nagkakasubukan sa bakla eh. Kahit mga pasto, diyan nagkakasubukan. Eh ngayon na naman, sa Israel na naman. Oh, karami na tayong mga kaaway dito. Kasi yung Israel, alam nyo nangyayari sa Israel ngayon, ginigera na naman sila. Ito mga Kristiyanong walang alam din. Pray for Israel. Tapos plug ng Israel. Satanista. Ano yun? Nakakaaway ba kasi di nila alam, amen? Pero ina-expect na natin yun, sumpa sa kanila yun eh. Ba't lagi sila binobomba doon? Loko-loko rin sila eh. Anong kinalaman nito dito, pastor? Kasi nga, dapat hindi lang tayo dapat ayaw sa evil, dapat sobrang ayaw natin sa evil. So ngayon kasi mga Kristiyano, galit din sila sa Hudyo, pero sinusuportahan nila, alam mo yun. Sabihin, parang bigay ka, big. Samantala kung mahal mo ang Panginoon, galit ang Hudyo sa Panginoong Jesus, anong gagawin sa mga Hudyo? Dapat na pumatay sa kanya hanggang ngayon dumudura sa pangalan lang ni Jesus. And dapat galit ka rin doon. Again, hindi sa tao, ha, doon sa kanilang attitude, tsaka sa buong nation nila as a nation. Tapos the fact na tinatawag pa rin ng sarili ng Israel ngayon, hindi naman sila Israel ng Bible. Yun ang gusto sabihin, ha. So, kung tayo magalit sila sa kanila na to the point na wala na silang pag-asumpay natin lahat, pati anak nila na walang kinalaman. Okay? Naintindihan niyo ba yun? So, balik tayo sa mga bakla. Ganun din. Kung galit ka, galit ang Diyos sa bakla, ikaw hindi masyado. Hindi naman, bayaan mo lang sila. I can be friends with them, parang si Abante. Meron nga akong staff na bakla eh. Hindi yung, I respect you, sinabi niya. Doon na ako na ano kay Abante. I respect you. Eh, yung kausap niyang bakla talagang pangit. Alam mo yung lalaki, yung boses, tapos, alam mo yung pinilit, para imagine nyo si Ivan, tayo ka nga, Ivan. Sorry ah. Imagine nyo si Raven, mag-ayos siya, mag-wig ng ano, ano itsura niya? Nag-wig, nag-lipstick. Ang pangit. Ganun yung kausap ni Abante, sorry, I respect you. Doon na wala yung respeto kay Abante, sa totoo lang. Sira ulo to. Ang sabi doon, hate evil! Mahirap paintindihin yun? Kasabihan ba tayo ng Diyos na magalit sa evil kung hindi dapat natin gawin yun? Dapat ba o hindi? Dapat! Kasi nasabi dito eh, ye that love the Lord, kung mahal mo ang Diyos, kagalitan mo yung masama. Amen. Dapat galit na galit, saka halatang galit ka, hindi yung para mga pastor ngayon na masama yun. Oh, ang sama. Wala eh. Ay, masama pala yun. Hindi alam ng mga tao yun. Hindi makakarating sa kanila yun. Kaya dapat paggalit-galit. Kaya number two, medyo positive tayo. Hindi, basahin ko muna yung pangalawa natin. No? Psalms 34. Sana nakukuha niyo po yung ano natin. Gusto kong i-summarize ngayong umaga kaso nila, hindi kaya to. Another reinforcement natin. Sige po. Ready, go. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears
Bakit dapat tayo, ano yung sabi na righteous? Matuwid, kabaliktaran ng wicked, di ba? Galit sa kasalanan. Pag ikaw galit sa kanina, hate evil, ito naman, righteous, anong daw mangyayari sa'yo? Kanina, preserve ka, ipipreserve ka eh. Pastor, natatakot ako, parang kausap namin kahapon. Kasi yung, hindi ko alam, hindi ko natanong kung pamangkin niya ba yung apo niya. Nagmura pa na. Anak, ano? Basta ba sinabi? Ang lutong. And dun yung mga anak ko, sabi ko, ako naman. Anyway, kaya sabi niya, ano, oh, yung mga bata po talaga, ngayon. Eh, kung dinidisiplina niya yan, sabukan yung gawin ni, ano yan, ni Aiden. Dugo ang ano niyan, di naman, pero medyo, di ba? So, bagay, di niya, di niya kasi nakakarinig ng ganyan. Pero katulad niya kapo, nakarinig, kinasarap pa na, loko yun, ah. Kaya ang gusto kong sabihin, hindi magiging ganyan anak mo. Kung ikaw una, galit ka dyan. Di ba? Kaya sinasabi ko, ito may mga tanong kasi itong mga loko-loko din eh. Eh, kung yung anak mo, baka maging bakla yun. Yan, ganyan yung mga style yung mga. Parang sinasabi nila, ang kasinungalingan doon, parang nagkakataon lang. Ganun. Hindi nagkakataon yan eh. Ako, wala akong duda si Stephen, hindi yung maging bakla to, sigurado ako. Una kasi hindi normal yun. Pero kung mahina din ako, anong gagawin ko? Okay lang yan, bakla. Ikaw, mamili ka. Hindi ganun. Kaya dapat galit ka sa ngayon sa kakaipipreserve. Makakasigurado kang hindi mayiging bakla yung anak mo, hindi mayiging tomboy kasi galit ka dun eh. Kita nila yun, pagkabata pa lang nila. Diba? Galit ka doon, pangit noon, lahat na ginagawa natin ngayon. Kaya yung ibang mga Kristiyano, maaasar naman sa atin eh. Hindi dahil mali tayo, dahil silang mahina. Mahina sila, tinatablan sila. Kasi yung hate red nila sa kasalanan, hindi masyado. Eh samantalang, dapat ganun din sila. Yun ang totoo eh. Kaya sabi dyan, ang maganda pag righteous ka, ngayon pag humingi ka sa Diyos, sabi dyan, open the door. Actually, dito pala ako sa first part lang, the eyes of the Lord upon the righteous. Sabihin, nakatutok ang Diyos sa'yo, mapepreserve ka, hindi ka basta-basta. Amen? Kaya dapat, galit tayo sa kasalanan, ang Diyos ngayon, alam niya, marami tayo magiging kalaban. Kaya ngayon, ipipreserve, ang Diyos ang mag-preserve sa'yo, yun ang maganda dyan. At makikita mo rin yun. Kahit dyan sa bakuna na yan, so, wala kayo sa akin. Nayari ako dyan. Kaya hindi ko na sila kinausap about dyan eh. Bahala kayo. Kakaalaman tayo, magbilangan tayo. Ngayon, sila yung mahihiya ngayon nang sabihin, oh, ano, kala ko ba, ano. Hindi, sige kayo, asarin ko lang, magpapakuda ka pa. Ay, hindi na, actually. Paano yan ngayon, di ba? Eh, kung nayari yung iba sa inyo, di ba? Sino magsisisi? So, number two. Number one, because we are commanded by God. Bakit tayo dapat mag-abstain, mag-galit sa kasalanan? Lumayo sa kasalanan. Una, pinag-utos ng Diyos yan. Pangalawa, pag lumayo ka dyan, pag galit ka dyan, pag lumayo ka dyan, sigurado mape-preserve ka. Ang layo mo dun, andito yung kapahamakan, nandito ka. Parang, alala ko sa mga feed ko eh. Salamat dito sa, ano, at least balance eh. Sinit na kapanood nyo rin yan, di ba? Yung ano yung ginagawa, yung mga tumatumbling. Skateboard, kung ano man yan, skateboard. Ang galing na, subukan ko kaya yun. Sino nangangarap ng ganun? Dati kami, nangangarap ako dati yan. Buti lang, di natuloy. Kasi nga, una, wala akong oras, nag-aaral ako. Tambay ka dyan eh. Skateboard, nag-skateboard. Oh, nag-skateboard ako dati. Ha? Skateboard, hindi ganyan eh, pangit yan. Hindi pang tricks yun eh. So, salamat na lang yun nga, pinakita rin kasi yung nabalian. Kasi minsan pag hindi mo nakikita yung nabalian, gusto mo yung subukan eh, di ba? So, dapat makita mo yung balian. Pag nakita mo isang beses mo lang makita yung nabalian, hindi na akong gano'n, di ba? You will stay away from that. Kaya sana ganun tayo katalino. Yun, ganun, nag-skydiving, oh, safe ba yan? 95%. Sa 10 tumalon, 5 lang ang namatay. Gusto mo yun? Parang bakuna na naman. Di ba? Sa isang daang binakunahan, isa lang yung namatay. O sige.
Napabanguna ka, ano ka, tanga. Ganon din yung kasalanan, amen? Kung malayo ka dyan, malamang sa hindi, hindi ka susubok ng drugs, hindi ka susubok ng extreme games, hindi kang bababakuna, eh siguradong preserve ka. Amen? Ganun din. Pag alam mong medyo may bahid ng kasalanan, again, yung bakuna, ganun din ang preaching natin dyan. Ha? Kinuha kasi kung saan-saan yan, pinag-experimentuhan nila yan. Eh. Sa mga patay na unggoy, sa mga patay na baby, kung saan-saan kinuha yan. Nag-experimentuhan nila, pinag-gastusan. May mga natural methods naman. But anyway, number two, because God will preserve those that do so. Okay, pag umiwas ka, ipipreserve ka ng Diyos. Amen? Amen. Number three. Kabisado yung siguro to. 1 Thessalonians 5.22. Sige nga. 1 Thessalonians 5.22. Wala akong pamigay dito. Oh, wala. 2 Timothy 2.15 yun. Ha? Maiksi lang yun. Mali. Malapit doon yun, di ba? Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything, give thanks. Ayan. Tinignan mo na eh. Sabi ni Stephen. Okay. And now, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything, give thanks. Question of the Spirit, prophesy. Magandang ano, di ba? Sabi dito, isa sa mga gagawin mo, kasi mga sinasummarize, ito yung mga magandang ano eh, advice, di ba? Pero isa sa mga yan, abstain, pakibasa, ready, go. Abstain from all appearance of evil. Sa ba? Abstain from all appearance of evil. Diyan papasok yung abstain, no, na word. Kasi ganito. Yung iba, parang, ito, masamang-masama to, pastor eh. Ito, medyo lang. Ito, hindi na, parang halos hindi na eh. Halos hindi na eh. Masama pa rin doon. Amen? Kaya, ang gusto kong term dito, yung all appearance. Ito nyo ba yun? Pag sinabi all appearance, ang kasamaan pala, maraming form. Kunwari, kasinungalingan, laging nababanggit sa inyo, yung kasinungalingan, isa sa mga form ng kasinungalingan, sinabi mo, kunwari, ito ay itim, hindi, puti yan. Isa yun. Isa lang yun. Isa yung pinaka-common. Pero yung nabanggit yung like kong kwento, yung sa trend. Alala niyo sa trend? Yung, kasi yung trabaho niya, siya yung nagwa-warning. Diba? So, ang ginawa sa kanya, nagtaka bakit na-discarrel, bakit hindi huminto, dapat huminto yung trend. Eh, ba't hindi siya huminto? Di, lahat ng tao doon, mga personnel, mga in-observant, in-investigang, bakit ano ba ginawa? Ginawa mo ba yung trabaho mo? Isa doon sa mga nagawaning, ang trabaho lang niya, simple lang. Pag may danger doon, signalan mo, sabihin mo, ganyan. Eh pag siyempre, pag madilim, may ilaw yun, may ilaw. Pag ganyan na senyas, hihinto na yun, at least hindi siya mabangga pagdating doon sa, ano, di ba? Ngayon, gabing yun, yun nga, hindi siya huminto. Eh. Bakit yan hindi huminto? Winave mo ba yung ano, yung warning? Winave mo ba siya? Sabi niya, oo. So tiniting, kasi yung mga yan, alam nila kung sa nagisinungaling yung tao eh. Alam niyo yan? Ikaw, alam mo ba kung nagisinungaling yung tao? Ano, investigador. Pag sanay ka na dyan, yung mga pastor mo, ganyan yun eh. Kaya ako, nakuha ko yung pastor eh. Pag pastor ka, naku, patay ka dyan. Yung mga member ka dyan, gising ng alay. Pastor, bakit ka wala? Pastor, ano eh, ganyan eh. Oh, pag-pray kita. Pinag-pray mo pa. Kasi hindi mo alam eh. Na nagsinungaling lang pala sa'yo, di ba? Ano pa? Ayun nga, nabudol na naman ako. Sabi, pastor, bibabalik ko agad naman eh. Pahingi lang ako ng ganyan. O sige, sinabi mo, di ba? Hindi nagsisinungaling to. Balik tayo doon sa kwento ko. Nalala nyo na yun ba? Hindi pa alam. Sige, kwento ko na lang. So, nangyari pala, talaga iniimbestigahan siya eh. So, supposedly, nalaman nila nagsisinungaling. Kaso, sanay na rin magsinungaling. Winave mo ba? Winave mo ba? Opo. Kasi kung winave niya, hindi natutuloy yun, di ba?
Tanta kayo mga ano. Tanungin ulit natin, winave mo ba? Winave mo ba? Opo. Tinanong ulit. Winave mo ba talaga? Winave nga mo ba talaga? Winave mo. Opo. Eh, winave talaga. Wala, wala. Pero, natapos na po yung ano, natapos na. Hindi nakasuha, wala nakasuha kasi hindi ganun kagaling yung mga investigador eh. Pero may isang nakapansin. Sabi niya, may napansin ako sa'yo. Nung tinatanong ka kanina, nung una sabi mo, opo, winave ko po. Pero nung tinanong ka ulit, medyo mahina na. Pero yun yung parang nagsinungaling pala, yun na, sabihin ko lang, nagsinungaling. So, ba't humihina yung pagkakasabi mo? Kasi medyo nakukonsensya na pala. Ang nangyari pala, ano, winave niya talaga. Eh, parang sinungaling. Winave niya, pero walang ilaw. Nakita niyo yun? So, nagsinungaling ba siya kung nag-wave niya? Tinaas niya? Hindi siya nagsinungaling, basically, pero may tinago siya na importanteng detalye eh, nung dapat malaman ng tao. Kaya ngayon, in a way, talaga nagsinungaling din siya. Technically, hindi siya nagsinungaling. Kasi winave niya, kaso walang ilaw eh. So, dapat alam mo na nagsinungaling ka. Na ikaw yung may fault, dapat ikaw yung makulong. So, natumagal tayo doon. Pero alam niyo na marami pang klase ng kasinungalingan. At marami pang form ng kasabaan. Kaya magaling din ang Bible eh. Alam niyo yung ibang pastor? Kaya minsan nakakaawa din yung mga pastor pag nakinig mo yung mga kwento. Alam mo yung pastor, wala siyang inisip para sa kabutihan ng mga tao niya. Kaso limitado yung pangunawa niya. Pag nagkukwentuhan yung pastor, parang ako, nung di pa ako pastor, ganun, iniisip ko lang. Eh pastor, ano dito? Anong, gano'ng katalino? Dapat ikaw Sherlock Holmes, ilalabi Sherlock Holmes. Hindi naman totoo yun. Pero fictional character na sobrang galing daw, titingnan lang, ah! Obviously, fictional yun eh. Diba? Yung pastor, hindi ganun eh. Kaya maawa ka, ang expectation sa kanya ganito, yung ano niya, na-alis kilang dito lang. Kaya na-expect sa kanya yun. Kaya magaling ang Bible, ganito, ganito ang gagawin natin. Okay. Kung di mo kayang explain lahat, may, tawag dito, parang may blanket approach yan eh. Naintindihan siya ba yun? Blanket approach. Hindi ko kaya yung lahat ng detalye yun, pero ito, hindi mo kaya na kumbaga tuntunin lahat ng kasalanan, kasinungalingan, lahat ng forma niyan. Binigyan na tayo dito ng ano, instruction. Pwede ba kung alam mong masama, iwasan mo na lang? Kung alam mo mga kasama, basta hindi naman talaga eh. Sigurado ka ba? Sigurado yun. Sinisigurado ka. Sigurado ka ba? Marami na tayong kwentong ganyan. Ganyan exactly yung nangyari. Sinabi, umiwas. Pastor, hindi ko naman nakikita. Hindi mo nga nakikita eh. Hindi ko nakikita magiging ganun. Yun nga, hindi mo nga nakikita eh. Hindi ko nakikita magiging ganun. Hindi mo rin nakikita magiging ganun. Hindi mo alam. Hindi ka all-knowing, ako din. Hindi. Kaya ngayon, inaano sa atin ng Bible, pwede ba umiwas ka na lang, alam mong masama. Yun ang kaya number 3. Maraming, because evil has many forms or appearances. Hindi mo pwede sabihin, alam ko na lahat yan eh. Parang again, sa gera na naman tayo. May oras pa tayo. Sa gera po, ganito yan. Kunwari, alam mo kalaban mo is, kasi kailan lang, inakakinggan ko na yung kay Alexander eh. So anyway, yung kalaban nila is 2,000,000, parang 20,000. Si Alexander daw, nasa 10,000 lang, doble kalaban. Ang tanong, mananalo ba yung maliit, konti? Nung panahon nila, madalas ay hindi. Kasi patayan lang yun. Kung isa sa iyo, mapatay mo. Isa sa kanya, mapatay yun. May kalahati pa rin yung isa eh. Pero may ano yung strategy kasi. Kaya natalo niya yun eh. Kaya, ang gusto ko sabihin doon,
Maraming forms nga yung evil, ganito yan. Huwag mong i-assume na marami kayo, umalakas ka ngayon, hindi mangyayari yung, hindi mananalo yung kalaban. Inindihan mo yun? Kaya ganun eh, kaya yung kwento nung pinapakinggan namin kahapon ng documentary, ang yabang ng Persian eh. Ang ginawa niya, dinala niya lahat ng kayamanan niya. At dinala niya rin yung pamilya niya. Kasi sabi, tatalunin natin to. Panoorin nyo, paano natin tatalunin to, ha? Parang ginawa sin eh. O sige, panoorin natin to sa Alexander, papaluin na, ang dami natin tao. O sige, yan. Ano yung mga kayamanan nila, dinala na rin. Hindi kasi hindi na expect na maratalo sila eh. Ano nangyari? Talo sila, ubos! So ganun tayo ngayon sa kasalanan. Pag alam mong masama, huwag mong, wala, hindi mangyayari yan, pastor. Pastor, may kilala ako dito, si Ezzy, kunwari lang. Si Ezzy, pastor, ano, may kaibigang bakla. Hindi naman influensya nga, pastor, kasi nag-church naman dito eh, di ba? Hindi, imposible yun, di ba? Imposible ba yun? Imposible yun, pastor, sabi mo lang yun. Kaya nga umiwas ka na. Itong sa bakuna lang, pag tinitingnan mo, imposible naman maniniwala yung tao dyan. Ang dami nga naniwala eh. Kahit narinig na nila, experimental, ang dami pa rin. Ay, walang manunood yan. Ano ba yung pelikulang ano? Anong alam niyo success story? Ano man yung... Gusto kong i-cover lahat ng ano eh. Walang iinom niyang coke. Walang iinom niyan. Ano, wala namang sustansya yan. Diba? Tapos, may ano pa dyan, dami nang nag-warning. Diba? E pati tayo mismo umiinom, diba? Ba't ganun? Masarap kasi, hindi lang po dahil masarap. Pag pinag-aralan yung inaral daw yung bakit ang daming gusto uminom ng coke. Hindi dahil sa masarap. Kasi nakita mo yung commercial nila. Yun ang totoo. At tapos, pinuno na nila lahat ng lugar para, ba't may coke dito? Kahit sa sulok daw ng Africa, may coke. At ang style nila, pati yung mga, ano, yung may panahon na gera, anong ginawa nila? Ay, kami ang sponsor ng mga sundalo natin. Ang galing talaga ng coke. Wow. Ay, bumili tayo ng coke, di ba? Ganun yun. Kung hindi nyo alam, yan, sabi ko na sa inyo, ganun yun. So may way, ang may style dyan para mapabili mo yung hindi dapat mapabili. So inaalam nila, inaalam, lalo ang kalaban po, matalino yan eh. Okay? So ganun yun. Kaya sabi ko rin na example, hindi yung mangyayari. Hindi mo alam yun. Kaya makinig ka na lang sa Diyos. Amen? Lalo kayo mga bata, may marami pa hindi alam sa buhay. Amen? Ang dami. Ngayon, salamat ka, umatid kayo ng ganito, nakikinig kayo ng isang oras na sermon, kasi ang dami niyong mapupulot dyan. Eh, paano yung mga hindi? May mga malalim na katotohanan, hindi mo kayo kayang explain ng 10 minutes. Amen? Amen. Kaya number 3, maraming klase yan, yung mga kalaban natin, nag-evolve. Diba? Kaya nabanggit ko pala kanina yung warfare, ganun. Akala mo, suntukan lang yung laban, bigla palang may baril siya, hindi mo alam. Itang, hindi kasi naghanda eh. So ganun yun, hindi ako maniniwalang may bakla, eh, hindi talaga. Sa ngayon yun? Sa ngayon yun? Di ba? May way sila, hindi yung makipag-usapan natin. Hindi usapan yan. Ang ginagawa niyan, mamaya, balikan natin yan. Sa inuman muna. Ayan, wala si Kuya Jude. Paano ka uminom napakapait ng beer? Sige nga. Diba? Nung una kong inom yan, ano to? Mapait, mahal, tapos susuka ka pa, may hilo ka pa. Eh, ba't sila tuloy-tuloy? Ha? Niloko sila sa ibang paraan. Hindi ka binenta, masarap to. Hindi naman eh. Hindi. Anong ginawa nila? Ganun na eh. Commercial, panluloko. Oy, macho ka pag uminom ka. Oh. O sige nga. Ang pait. Oh, hindi ka macho. Hindi, macho ako.
Uy, macho, ba? Diba ganun nag-uumpisa lahat yan? Sigarilyo, ganun din. Natawa ng kanyan, di ba? Oh, hindi mo kaya yun, hindi mo kaya. Ako, kaya ko yun eh. Uy, ang galing. Pero sinisira na pala yung katawan niya. Tinitiis niya yun. Tinitiis yung sakit. Ang sakit niyan, nahihilo ka. Usok yan, walang pinagamit sa ibang usok yan, mamabasa baga mo. Kaya tinitiis nila yun. Si macho ako. Nakakuha niya na ba yung sinasabi ko? Ganon din lahat ng kasama. Balik tayo sa bakla na, ganon yan. Lalaki, babae. Kaso, medyo malaswa kasi kaya ayoko nang sabihin sa inyo. Huwag natin yung touch, amen? Ganito yan, kaya nga, nakakabwisit yan, sa totoo lang. Ano pa? Mamayang hapon na yung tatlo, kasong haba. Yung mga sub-points. Yeah, sige, tapusin natin yung isa. Touch natin yung isa. Pero sana nakuha nyo to, medyo simple lang, di ba? Iwasan nyo na lang, maraming forma yan. Pag naiwasan mo yung isa, may isa pang forma. Amen? Ano pang alam nyo kasalanan? Bisyo. Basta hindi ako iinom, Yossi. Hindi ako mag-Yossi. Games. Suga. Oh, hindi ako gusto ganun, wala akong pera eh. Papautangin ka dyan. Alam nyo ba yun? Iba gano'n, para maging sugarol ka rin, papautangin kita sa ngayon. Ayun, sarap pala mag-ano ah. Bandang huli, bebenta mo na yung kaluluwa mo dun. Kasi pag naloko ka na, ay, sarap mag-ano, sarap. Biruin mo pag manalo ka, di ba? Biruin mo, isipin mo yung manalo ka. Ikaw naman, tanga-tanga, hindi ka naman sa mat. Oo nga, no, kung hindi, di ba? Ano ba? Gutom na ba kayo? Isipin natin yun yung kasalanan. Hindi pa sapat eh. Sige, touch natin yung, sana naitindihan nyo, maraming polma yan, huwag nyong iismulin. Number 4, hatiin natin to. Pero touch na natin to. Romans 12:9, binasa natin kanina. Aglit na lang. Habang may mic pa tayo, pag namatay na yan, yun ay signal. Ano sabi dyan? Let love be without dissimulation. Abhor which is evil. Cleave to that which is good. Ganda nito. So, ano yan? Parang hatakan. Saan ka lalapit? Saan ka mag-stick? Diba? Parang church na naman yan. Ganito yan eh. Yung sa mga hirap gawain natin ganun, di ba? Sa daming church-church dyan. So, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos dito at alam natin, hindi naman tayo exclusive. Kung may baptist na maayos dyan, okay lang din nun, di ba? So, pero, maraming hindi baptist at maraming sinaulo dyan at maraming talagang kulto dyan. So, kaya, ganito. Ang sabi dyan, let love be without dissimulation. Balik lang tayo sa mga bakla nito. Ano yung dissimulation? Ano yung simulation? Pag sinabing simulation, ginagaya. Pag sinabing dissimulation, hindi ginagaya yan. Actually, ibang ibig sabihin, pag sinabing dissimulation, parang ginagaya na actually hindi. Okay, tingnan na natin. Ginagaya pero peke. Tingnan nyo. Babalikan natin ito mamayang hapon. Sana lahat kayo dito mamaya. Amen? Amen. Baka wala na kayo, ha? Malis ka dyan. Mali. This. Yan. Ready, go. Hide from your false appearance. Sinungaling. Hindi lang basta sinungaling, ha? Kunwari, parang Judas. Ay, Kristiyano ako. Diba? Pansinin nyo na pag nag-soluining tayo. Pag ayaw nila ikaw pausapin, anong isa sa mga madalas sasabihin nila? Pero ayaw nilang pa-obvious na ayaw nila.
Kasi alam niyo naman yun, di ba? Ang gandang bagay, tatanggihan ko. Alam nila yun eh. So, ang gagawin nila, magtatago sila sa, kunwaring, magpe-pretend sila na spiritual sila. Mas spiritual pa ako sa iyo eh. Ba't mo ako sisiran? Ano sabihin niyo ba? Galing nga lang ako sa church eh. So, pero anong, ang totoo lang, anong kinalaman sa tanong ko? Ang tanong ko, ligtas ka ba? Kung ligtas ka na, sabi mo ligtas ka na, hindi ko kailangan maligtas. At saka, kung totoong ligtas ka, matutuwa ka. Ay, okay, nag-saluinin kayo ah. Salamat, gawin niyo sa iba. Pero ako, ligtas na kasi ako eh. Oh, ikaw ligtas ka na. Hindi mo ganun. Ganun ang normal na response. Kaya pag sinabing, galing nga lang ako sa church eh. Ba't ka ganun? Sabi dito, to hide under a false pretense. Nagkukunwari. Yan ang dissimulate. Kaya balik tayo dito kanina. Sabi dito, let love be without dissimulation. Ano ba yung love? Pag-ibig, napakagandang bagay niyan. Kaya nga napakamaraming awitin. Sorry ah, i-touch ko lang to ngayon. Marami pa ito mamaya. Sinagutom na rin ako. I-touch muna natin yung introduction sa point number 4, okay? Pag sinabing dissimulation, nagpe-pretend ka. So yung love, napakaganda ba? Magpe-pretend ka ba sa love? Dapat? Hindi. Pero iba, marami ba nagpe-pretend sa love? Makarami, mga pinagkakitaan eh. Diba? Ganun sa church, iba. Siraulo mga, kunwari, lingkod ng Diyos, hindi pala. Lingkod pala ni Satanas, lingkod pala niya sarili niya. Lingkod siya ng sarili niya. Mamaya na lang yung bitinig ko na lang kayo. Amen? Kasi gutom na ako eh. Gutom ba na ako sa gutom? Sana po ay sinong wala dito mamaya? Sino ang dito mamaya? Taas kamay. Tatapusin na. Yan ang gusto ko tayo sa mga lagundi. Wala akong choice mas doon eh. Okay. Pwede kayong bumalik. Amen? May Bible quiz tayo mamaya. Kung ayaw nyo, okay lang naman. Huwag kayong Bible quiz. Pero tutuloy natin to kasi sobrang yaman ng ano eh. Maganda yung mensahe. Sana nabitig kayo. Gusto nyo pa. Amen? You want more. Bakit kaya dapat tayo lumayo sa kasalanan? Maraming dahilan. At matindi. Amen? Mabigat. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. We pray na medyo basic po ito, Lord. But napakaimportante. Nawa, ma-encourage kami, Panginoon, lumayo sa kasalanan at malayong malayo. Hindi rin kami kailangan sabihan minsan, but kung sakali, Panginoon, ang kondisyon namin at the moment, sitwasyon ay andun kami sa sitwasyon na sabihin nating andun sa temptation at tetempt, kung naman yan, talagang dumarating sa panahon namin, talagang pinagpaplanuhan din kami ng kaaway, tinataniman kami ng bomba, tinataniman kami ng kasalanan, Panginoon, or yung talagang pinagpaplanuhan kami at ine-execute yung plano na yun ng demonyo at ang demonyo at kung ano sinong ginagamit niya. I pray, Panginoon, na patnubayan nyo kami, Lord. Doon naman talagang protection nyo, pinangako niya. But nag-expect din kami sa inyo. Nag-expect din kayo sa amin, Panginoon, na gawin namin aming part. At ang part namin, Panginoon, maging matalino kami, umiwas nawa. Nakikita naman niya malayo pa, lalo kung matalino kami, winawarningan naman kami. Nawa, hindi na kami lumapit sa sitwasyon na kung saan kayo mapahamak. At lalo na pag ang dami na nag-warning. Minsan di kami niniwala, feeling namin di mangyayari sa palagay namin di mangyayari at ayaw namin pare-pareho mangyari. Pero pag may maraming nakakita, nagwa-warning, nag-aalala na, madalas po yan sa mga kabataan, ganun din po, Lord, sa mga sa amin, mga adult na. Alam naman namin yan, pag may nakikita kami sign na maaring may danger, Panginoon, sa aming kung naman yan, buhay, finances, Panginoon, sa aming kalusugan, friendship, sa church, sa ministry, Panginoon, I pray na umiwas na po kami, Lord. And especially again, balik kami sa mga kabataan, sila po yung tipong medyo talagang vulnerable, wala pa silang sapat na kaalaman, Panginoon, minsan, na umiwas, at wala rin silang sapat na experience. But kayo po'y tapat at matalino rin po kayo, Lord. Salamat sa mga warnings sa Bible na malinaw din naman, lalo kung titingnan namin ang gusto, titiligan namin. Kayo pala yung nag-warning. Inihayaan nyo kami mamili, but ina-expect nyo rin kami na mamili ng tama. No, matutunan namin na lumayo at malayo, Lord, sa kasalanan. Kailangan po, Lord, nawa ang
karamihan, Panginoon, at least bumalik mamaya, makakita yung conclusion ng message. At sa Bible quiz din po, ganun. Kayo po nga magpala, Lord. Ma-encourage kami na mag-aaral yung salita po ngayon dahil ito po yung napakaganda. Malalayo kami sa kasalanan din, sa ibang bisyo, Lord. Kung malapit naman kami sa inyo, Lord, na-enjoy namin yung salita. So, nawa, ma-encourage yung sa Bible quiz. Hindi po kaming kakainin ngayon. Maraming salamat sa nag-aanda. Patuloy, Panginoon. Walang sawa. Ministry na ito, Lord. Fellowship na rin naman. So, I pray na bawat fellowship namin, pagkain, mga nag-aanda ay pagpalain niyo, Lord. Nag-provide. Maraming salamat po dito, Lord. Maraming salamat sa mga kabalik, Panginoon. Alam niyo po kung paano namin sila pinanalangin. Ano yung dapat sa kanila. Ang gusto niyo sa kanila, Panginoon. Paglaban nila, Panginoon. Yung kalooban sa kanila. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray.